Magandang araw mga bata! Ako si Chevy. Welcome sa panibagong video sa segment na Hashtag for my Chevy Knows. Ngayong araw, ang bidang supplement ay Myra Ultimate. Ating sasagutin ang mga katanungang ano ang mga vitamins at supplement na laman ng Myra Ultimate? Ano ang benepisyo nito sa katawan? At ano ang tamang pag-inom ng Myra Ultimate? Kung ikaw ay interesadong malaman ang kasagutan sa mga tanong na ito, pakihambalos ang subscribe button at pakiting ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Handa ka na ba? Let's do this! Yes! It's me! Simply Chevy! Ano ang Myra Ultimate? Ang Myra Ultimate ay isang dietary supplement na may active ingredients na 2 mg na astaxanthin, 1.8 mg na lycopene, at 10 IU na natural vitamin E. Ating iisa-isahin ang mga health benefits at food sources ng tatlong active ingredients na laman ng Myra Ultimate. Una, astaxanthin. Ang astaxanthin ay isang carotenoid na karaniwang makikita sa mga microalgae at mga seafood na kumakain ng microalgae. Ito ay isang potent antioxidant at may anti-inflammatory property. Ito ay 65 times more powerful than vitamin C at 12 times more powerful naman than vitamin E. Dahil ito ay may anti-inflammatory effect at antioxidant effect, nagpo-promote ito ng bone and joint health, nag-i-improve ng heart health, vision, blood circulation, fertility in men, cognitive function at muscular performance. Nagbo-boost din ito ng immune system at nagpo-promote ng healthier and younger looking skin. Pangalawa, lycopene. Ang lycopene naman ay isang bright red pigment at powerful antioxidant na makukuha natin sa mga prutas at gulay tulad ng kamatis, red bell pepper, carrots, watermelon, at iba pa. Ito ang nagbibigay ng bright red color sa mga prutas at gulay na ito. Ang lycopene ay nagpe-prevent ng pagkakaroon ng cancer, heart disease, at atherosclerosis. Ang ilan pa sa mga health benefits ng lycopene ay nagpo-promote ito ng eye health. Meron din itong pain-inhibiting property na nagpapababa ng sakit na dulot ng nerve damage at may good effect din ito sa brain. Pangatlo, vitamin E. Ang vitamin E ay isang fat-soluble vitamin. Ang mga fat-soluble vitamin ay naiimbak sa ating katawan at dahan-dahang nagagamit kung ito na ay kailangan. Sa makatwid, hindi ito masyadong nailalabas sa katawan. Di tulad ng mga water-soluble vitamins na ang sobrang hindi na kayang i-absorb ng katawan ay nailalabas natin sa ating mga ihi. Dahil ang vitamin E ay hindi masyadong nailalabas sa katawan, maaari itong maipon at umabot ng toxic level. Kaya, ang vitamin E ay dapat kinukonsume lang sa maliit na amount, o dili kaya ay hindi araw-araw ang pag-inom. Ito ang mga health benefits ng vitamin E sa ating katawan. Ang vitamin E ay isang antioxidant. Ito ay nagpoprotekta sa ating mga cells sa masamang epekto ng free radicals na maaaring magdulot ng cell damage. Ang iba pang karagdagang health benefits ng vitamin E ay ang vitamin E ay tulong upang mapigilan ang heart disease. Nagpopromote ito ng healthy skin at buhok. Nagpoprotekta against cancer, meron din itong anti-aging property at nagpapalakas ng immune system. Ito ang mga pagkaing may mataas na content ng vitamin E. Kapag nakakain mo sa sapat na amount ang mga pagkaing ito, hindi mo kailangang uminom ng vitamin E supplement tulad ng Myra E. Ngunit kung hindi mo ito nakakain sa sapat na amount, at nakakaranas ka ng sintomas ng vitamin E deficiency tulad ng anemia, hair loss, muscle weakness, dry skin, leg cramp at iba pa, ay kailangan mong uminom ng vitamin E supplement. Paano nga ba ang tamang pag-inom ng vitamin E?
Ayon sa pag-aaral, ang safe dose ng pag-inom ng vitamin E ay 200 IU and below per day. Ang pag-inom ng below 200 IU vitamin E ay sapat nang nakapagdudulot ng mga health benefits ng vitamin E. Ngunit, ang pag-inom ng vitamin E ng higit sa 200 IU ay mas mataas ang risk kaysa sa benefit. Dahil ang vitamin E content ng Myra Ultimate ay 10 IU lamang, which is lower than 200 IU, ang Myra Ultimate ay maaaring inumin araw-araw. Ito ang ilan sa mga risk ng pag-inom ng higher dose ng vitamin E araw-araw. Pagsusuka, pagtatae, pananakit ng tiyan, panghihina, pananakit ng ulo, rashes, bruising at bleeding. Maaari din itong magdulot ng prostate cancer sa mga lalaki at maaaring magdulot ng hemorrhagic stroke. Ang pag-inom naman ng 400 IU o higit pa na vitamin E araw-araw ay nagpapataas ng overall risk of dying. Ito ang mga dahilan kung bakit hindi dapat araw-araw ang pag-inom ng high dose ng vitamin E tulad ng Myra E 400 IU at Myra E 300 IU. Ilang vitamin E nga ba ang kailangan ng ating katawan araw-araw? Ang RDA o ang Recommended Dietary Allowance ay ang amount ng vitamin na kailangan ng ating katawan sa araw-araw. Ang RDA ng vitamin E sa adult na babae at lalaki ay 15 mg. Ang vitamin E content ng Myra Ultimate ay 10 IU or equivalent to 6.67 mg. Ang 6.67 mg or rounded off to 6.7 mg na vitamin E content ng Myra Ultimate ay hindi buong naaabsorb ng ating katawan. Ang percent ng gamot na naaabsorb ng ating katawan ay tinatawag na bioavailability. Ang bioavailability ng vitamin E ay 10% hanggang 79%. Kaya, sa 6.7 mg na vitamin E content ng Myra Ultimate, 0.67 mg hanggang 5.29 mg ang naaabsorb ng ating katawan. Kulang sa recommended dietary allowance na 15 mg. Kaya, ang tamang pag-inom ng Myra Ultimate ay uminom ng isa hanggang dalawang kapsul araw-araw bago matulog. Ito ang suggested retail price ng Myra Ultimate sa market. Mahalagang paalala! Ako si Chevy na nag-iiwan ng paalala. Para buhay ay humaba, kumain ng masustansya at matulog ng maaga. And I love you! Sana'y kayo'y may natutunan sa ibinahagi kong kaunting kaalaman, mga bata! Hanggang sa susunod nating pagkikita, paalam! Magandang araw, mga bata! Maraming maraming salamat sa inyong pagtangkilik at panonood sa aking mga video. Kung ikaw ay nasiyahan, huwag kalimutang i-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga video. Hanggang sa susunod nating pagkikita.